ako si Yuri, nagsisimula ang aking bawat umaga sa pagharap sa aking mga kwaderno. Walang sapat na tuloy, pero kailangan magbasa at magbipasa ang maaraling kailangan muli at patuloy na intindihan. Aayusin ang aking sarili sa bagong hamon na darating. Mga bagong problema ang kailangan suunin. Kailangan tiisin para sa pangarap, mithingin. Ngunit kailangan talagang pilitin kahit tila hindi mo makakayanin. Sa pagharap mo sa sarili ng paglinisin ang ngipin ay ang hudyat ng mga bagong iisipin pasanin sa buhay. Buhay o parang isang halipin. Sa kabila ng walang tulog at hirap na dadanasin. Sa pag-iintindi ng bawat aralin, ay sasabay pa ang mga gawaing bahay na kailangan tapusin. Mga responsibilidad na kailangan gawin. Minsan, sabi ko, hindi ko na yata kaya. Ganito ba talaga ang buhay? Ako lang ba yung ganito ang nararanasan? Ganito ba ang mag-aaral? Ngunit, kahit papaano, pipilitin kong pumasok, pipilitin kong umiti na parang walang problema, walang gulo sa isipan, yung parang hindi ka nahihirapan, yung parang hindi ka nagugulan. Pero sa loob mo, ang sakit-sakit mo, ang hirap-hirap mo. Sa bawat araw na bumapasok ako, iniisip ko, kailangan ba talaga ito? Kailangan ba talagang mag-aaral pa ako? Karapat dapat ba bang mangarap ako? Gulong-gulo na kasi ako. Hindi na kasi ako ganado. Wala na ata akong inspirasyon. Sa bawat akbang ng aking mga paa, nakakatamad. Pagpasok ko kasi, di ba ako pinapansin? May kanya-kanyang mundo. Mundong hindi ko kinabibilangan. Mundong siguro normal na lang para sa mga kapaw-kabataan. Yung unahin ang cellphone at dismissal at yung mga katulad ko, yung mag-isa, nasa gilid, walang kasama. Nililibang ang sarili sa mga musika. Musikang konektado sa mga nararanasan ko. Musika lang, wala nang iba pa. Paglabas ko ng silid-aralan, ako pang pinag-uusapan. Wala naman akong ginagawang masama. Ang dami kong pinagdadaanan. Pero bakit parang wala akong kasama? Bakit parang habang buhay akong nag-iisa? Minsan pa nga, ipinatawa ako sa guidance office. Wala naman akong nagagawang kasalanan. Wala naman akong taong tinatapakan. Pero isa lang ang sigurado ko. Hirap na ako. Hirap-hirap na. Bakit pa kaya ako nabuhay? Tapos pagpasok ko pa sa room, bubungad sa akin ang sandamakmak na requirements. Madadagdagan na naman ang iisipin ko. Time management ba? Paano ito time management yung walong subject na halos tigi-isang oras kong gabi? Wala na naman akong kain. Walang tulog. Papasok na naman akong lutaw. Buti na lang meron akong mga guro na palaging nandyan. Nagpapasaya at tutulong sa akin. Mga kaibigan na palaging nandyan, sumusuporta. Magulang ko na akala ko di ako matutulungan. Pero sa kabila ng lahat, sila ang nandyan. Sila ay ang aking lampara na nagbibigay ng ilaw sa bawat dilim na aking pinataha. Sila ang nagbibigay ng liwanag ng pag-asa. Ang siyang rason kung bakit di ako sinusok, kung bakit ako nagulupay. Sa mga mag-aaral na nakaranas, nakararanas at makararanas pa lamang ng katulad ng pinagdadaanan ko, huwag kayong susuko. Lahat tayo ay may lampara. Buksan niyo ang puso't isip mo at makikita niyo ang lampara. Liwanag ng pag-asa. Hello, kamusta ka na? Yung pag-aaral mo, kamusta? Maayos ka ba naman dyan? Miss na kita.